welcome back again. Nandito na naman tayo sa channel kung saan maraming hinuhugot pero wala namang binabaon. Again, another day, another vlog. At medyo na nahimik nga po ako. Hello pala sa mga mamshi, sa mga tita, manong, and titos na nanonood ng mga vlogs ko. Well, konti pa lang naman yun. So I hope napanood nyo ng lahat yon, and I hope somehow nakatulong sa inyo yung mga vlogs ko. So yon, pasensya na pala dun sa mga nag-antabay nung supposedly ay first mukbang ko nung last Friday. I'm so sorry guys. Medyo naging busy, so hindi ko na asikaso. Hindi ko na nabalikan yung friend ko na supposedly ay magluluto ng seafood boil for me. But I hope magawa ko yung mukbang challenge. Sana pag nasa Manila ako kasi alam ko mas maraming choices na ng seafood. Okay, so for now, I'll be doing another vlog again. Welcome to my vlog number 5. And we'll be talking about tips on how we could avoid arguments or too much argument on our relationship. Welcome back again. This is our vlog number 5. And para sa vlog number 5 natin, pag-uusapan naman natin ang mga tips kung paano ba tayo makakaiwas sa sobrang pagtatalo sa isang relasyon, okay? Sobra lang. Just take note na sobra. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong magtalo. Pero yung sobra lang, okay? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. At kumuha ako ng mga suggestions and ideas from my friends as well. So, stay tuned for that and watch until the end of this video para may makuha kayong aral sa video na to kung may makukuha nga kayo, okay? Before tayo mag-start sa ating vlog number 5, don't forget to like, subscribe, and comment some suggestions and feedbacks on my vlogs. Also, kung mayroon kayong mga pa-shoutout dyan, I'll be greeting some friends later, so pwede kayo mag-comment sa comment sections for any greetings para sa mga friends nyo, pwede din. Also, don't forget to follow me on Twitter and on Instagram. Also, on Facebook, you can message me if you have any problems na gusto nyo ng advice, okay? And also, don't forget to like and subscribe, follow and like our page on Facebook. That is at Hugot Snap and also on Instagram at Hugot Snap. Okay? So, maraming hugot dyan. Isa rin yung page na wala namang binabaon pero maraming hinuhugot. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin for vlog number 5 ay paano tayo makakaiwas sa sobrang pagtatalo, okay? Or sobrang pag-aaway sa isang relasyon, okay? So, bago tayo mag-start sa number 5 or ika-5th tip natin, I just wanna make it clear to you guys na ang pag-aaway or ang pagkakatampuhan or ang mga ganyang konting galit, di ba? Ay it spices up a relationship or your relationship. So, hindi maganda na ina-avoid yan. Ang gusto lang natin i-avoid ay yung sobra. Kasi di ba, kapag sinabi ko dun sa mga nakalipas ko ng vlog na too much of anything is bad. So, kung ang pag-aaway nyo sobra na, baka dumating kayo sa point na magkasakita na hindi lang ng sa pagsasalita, baka dumating sa physical na yung pagkakasakit or pagkakasakitan at baka humantong na rin sa hiwalayan. So, yun yung pag-uusapan natin, tips on how to avoid arguments, too much argument on our relationship. Tip number 5. Respect each other's privacy. Okay, importante to sa mag-jowa ngayon, di ba? Ang issue kasi ngayon yan eh, kung ibibigay mo ba yung password ng mga social media accounts mo or password ng cellphone mo sa partner mo. Well, for me, you shouldn't, di ba? Hindi na kailangan yun eh. Kasi alam mo, girl, kung maglolo ko at maglolo ko yan, kahit pa nasa'yo yan, kahit sa'yo umuwi, kahit buksan mo, minuminuto yung Facebook niya and yung cellphone niya, he or she can always do ways. Or he or she can always have ways
para magluko. Diba? Hindi mo kailangan talian siya sa leeg to the point na sinasakal mo na siya. Diba? And to the point na pati yung work niya, pinanghihimasukan mo na. I mean, you message his or her office mates, diba? Yung mga classmates niya, tinatanong mo kung nasan siya. Parang, that's too much, diba? That's too much. Kung ano yung sinabi niya, paniwalaan mo yon. Kung sinabi niya na, babe, I'm here at the coffee shop, nagko-coffee lang ako with friends, paniwalaan mo yon, diba? Walang masama kung maniniwala ka, diba? Lalo na kung alam mo na, diba, wala naman talaga siya ginagawang masama. Talagang minsan tamang hinala lang din talaga tayo eh. So, minsan, paniwalaan mo rin siya. And also, yung pagbibigay ng Facebook, or sorry, ng mga password, hindi naman siya kailangan talaga eh. Kasi, di ba, kung kahit nasa inyo yung Facebook niya, well, he has his phone, but it is a phone. O kaya, kahit naman nasa yung cellphone niya, pag umalis siya ng bahay, or pag hindi na kayo magkasama, pwede rin namang ibang kasama niya. So, you are not always, hindi mo, ano ba yun, hindi mo pwedeng, ala, hindi mo siya pwedeng i-restrict, or hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng, hala, nauubos yung mga salita ko. Hindi ka pwedeng mag-overboard sa kanyang privacy, okay? Even your privacy, hindi dapat kinukuha yan, okay? Well, yung iba, convenient for them, di ba? Sabi nga ng friend ko ni IJ, hi RJ, IJ, sorry. Conveniency din daw yun. Convenient for your partner. Kasi kapag binigay mo nga naman, so, wala na. At saka, kung alam mo nga naman na wala kang ginagawang masama, di ba? Okay, sige, ibigay mo. Pero, yung kapag dumating na kayo sa sukdulan, darating din yung point na sobrang pangit na rin na binibigay mo or hanggang sa Facebook, eh, may control ka sa kanya. Give him some life, okay? Give him some life. Tip number 4. Don't be too clingy, okay? Too clingy. Mapapansin nyo, sobrang clingy. Ano ba yung sobrang clingy? Yung tanong ng tanong, kung nasan ka na, sinong kasama mo, anong oras ka uuwi. Tapos pag hindi umuwi, pag binigay yung oras, kunyari, babe, uwi ako ng 10, pero hindi pa siya umuwi. Tatawa ka na, tatawagan. Don't be like that, okay? Sobrang toxic nun. Pag sinabi niya na, andito ako, kasama ko si ganito, ganitong oras ako uuwi, tanggapin mo, para sa sarili mo rin, para kumalma ka. Kasi kung hindi ka maniniwala, ikaw din may stress eh. Ngayon, kung nagsisinungaling siya, girl, darating ang araw na malalaman mo yun, na niloloko ka, hindi mo kailangan madaliin yun, di ba? Hindi natin kailangan madaliin yung sakit na mararamdam natin in the future, okay? Darating yun. So, don't be too clingy, guys. Kung alam nyo naman na busy yung tao, ano, at wala naman talaga masamang ginagawa, busy lang sa work, busy sa school, masyado humingi ng attention. Diba? Huwag tayo masyadong attention seeker to the point na alam mo namang busy, dun ka pa naghahanap ng attention. Diba? Bigyan mo rin siya ng space. Kahit hindi niya hinihingi, you should always give your partners their free space. Kasi may sarili silang buhay eh. Hindi lang naman sa'yo umiikot yung mundo niya. Okay? Sabi nga na sa kanta, huwag mong gawing mundo yung dapat na tao lang. I forgot the lyrics, pero parang ganon. So, tama yon. Huwag nating gawing mundo yung dapat ay tao lang. At huwag din tayong feeling mundo ng ating partners. Okay? So, don't be too clingy. Tip number 3. Huwag paulit-ulit. Okay? Ito, common to sa mga babae talaga yung paulit-ulit. For example, may nagawa siyang mali. Okay? For once, nagawa niya yung ng isang beses lang na mali siya, okay? Pinauulit-ulit natin yon, okay? Girls, okay? And guys as well, iwasan natin yon na paulit-ulitin natin sa tao or sa partner yung nagawa nating mali, okay? Kasi mali na nga yun eh. Hindi natin kailangang i-justify yung sarili natin na tama tayo at mali siya, okay? That's not healthy. Kung nagkamali siya, nag-sorry siya, move on, di ba? And grow. Hindi basta na nag-away lang. Dapat kung nagkamali siya at inamin niya, just make sure na natuto siya doon. At ikaw din, as a partner, kailangan matuto ka doon, okay? Kasi hindi naman gagawa ng isang partner mo ng isang kasalanan na somehow ay wala ka rin ginawa on your own, di ba? Kumbaga, hindi siya gagawa ng isang mali na somehow ay wala ka rin contribution to that kind of action, okay? So, huwag natin paulit-ulitin kasi nakakarindi yun. Paulit-ulit na, alam
alam mo naman na nagkamali ka na, na nag-sorry ka na, and you're really sincere about it, di ba? Tao lang eh, nagkakamali tayo. Pero kung kailangan pa ulit-ulit niya, umaga, tanghali, hapon, hanggang sa panaginip mo nakakasama na siya na nagkamali ka, di ba parang hindi nakaka-motivate to be a good person and a good partner kung ganun siya na sobrang nakaka-demotivate and nakakabawas ng inspiration, di ba? Imbis na maging inspiration kayo ng partners nyo, nagiging dahilan pa para ma-demotivate siya or mawalan siya ng inspirasyon to work for the day, di ba? So, huwag tayong paulit-ulit, okay? Just move on and mag-away na lang ulit, di ba? Basta matuto, pag nag-away, kailangan may matutunan. And then move on, di ba? Tanggapin mo na nagkakamali yung partner mo kasi hindi ka naman mermek. Mermek ka? Ha? Mermek. Tip number 2. Don't be too sensitive. Okay, common din to sa mga couples ngayon. Sobrang sensitive na ng mga tao. Okay, kung mapapansin nyo, too sensitive. So, sobra na naman. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong maging sensitive. Okay? That's needed to be human. Yung maging sensitive ka on the people around you. Pero yung sobrang sensitive to the point na sobrang liit na bagay na kinakagalit mo na, di ba, parang hindi maganda. Nakaka-toxic din sa relasyon. Talagang pag-aawayan nyo talaga lahat ng bagay kasi sobrang sensitive ng isa. Okay? To the point na parang hihinga na lang yung partner mo, naiinis ka pa. Di ba? Don't be too sensitive. May mga pagkakataon talaga na nakakainis man ang isang pangyayari, pero kailangan mo lang lawakan yung pangunawa mo eh, di ba? So, kung ganyan ang klase ng partner, yung bawat kibot, bawat galaw ng partner mo, kinagagalit mo, di ba? Pag may isa kang bagay na hindi nagustuhan, or may isa siyang bagay na ginawa, tapos hindi mo nagustuhan, magagalit ka kagad without even asking for a reason, bakit siya ganon, bakit niya ginawa yon, di ba? Hindi ka lang too insensitive noon. Napaka close-minded na tao. Kasi nagalit ka na agad, hindi ka pa nag-intay or hindi ka pa nagalit ka na agad, hindi ka pa tumanggap ng dahilan niya. Okay? So don't be too sensitive, 'di ba, guys? Pangit 'yon sa isang relasyon. Okay, so for our last tip, tip number 1, communicate and understand. Muti ko pang makalimutan. Okay, so communicate and understand. So this is for me, this is the very important and most vital aspect of a relationship. Kung paano niyo maiiwasan ang too much argument on a relationship. Communicate and understand. Okay? So sa mga mag-partner dyan, ano, kung mahihirapan kayong sabihin yung totoong nararamdaman nyo sa partner nyo, kay masaya yan, kay positive, kay negative, kay hindi kayo natutuwa sa kanya, kay naiinis kayo, kailangan nasasabi nyo yun freely without getting into much argument. Diba? Kailangan marunong kayong magsabi sa partner nyo na hindi nyo nagugustuhan yung ginagawa niya na hindi rin siya ma-offend. Nahihirapan kayo, better think twice. Kung nahihirapan kayong i-express yung sarili nyo sa mga partners nyo, better think twice. Kasi, alam nyo, dapat yung mga partners nyo, sila yung magiging human diary ninyo. Kung gaano man kapagod sa loob ng isang araw, kailangan sa kanila nyo nasasabi yon. Kung gaano man kainis or nakakainis yung mga nakasama nyo buong araw, sa kanila nyo dapat nasasabi yon. Kasi at the end of the day, sa kanila kayo kukuha ng comfort. Sa kanila kayo hihingi ng care, di ba? And sila yung makikisympathize dapat sa inyo. Okay? Pero, kung hindi nyo nagagawa yon at hindi nyo nasasabi sa partners nyo, yung talagang nararamdaman ninyo, that's the problem. Kasi hindi na nga nila alam na galit ka, hindi rin nila alam kung bakit ka nagagalit. Diba? So, paano? Wala eh. Magagalit ka lang, hindi ka susunod. Diba? Or, so sinabi ko kanina, diba, communicate and understand. Hindi lang basta communicate, hindi lang basta sinabi mo. Kasi may mga couples dyan na sinabi na niya, pero hindi naman maintindihan ng partner niya. Hindi sila nagkakaintindihan ng partner niya. So, dapat, isang aspect ng isang relasyon, yung nagkakaintindihan kayo,
wala mang salitang sinasabi, kumbaga tinginan lang, yung iba buntong hininga lang, alam na kagad, yung iba, alam mo yon, yung simple pag-smile lang, alam niya na kagad, may words na, or may messages na nako-convey without even words na ginagamit, diba? So, kailangan sinasabi at naiintindihan. Hindi lang basta sinasabi. So, yung sinasabi niya na communicate, yeah, that's true, communicate. Pero, hindi rin siya effective kung hindi ka naiintindihan ng partner mo. So, dapat, just make sure na kung mapasok kayo sa relasyon, marunong kayo parehas mag-communicate and naiintindihan nyo yung sarili and yung partner nyo. Okay? Yung kumbaga, kahit anong mangyari, naiintindihan nyo isa. And that's it, ang 5 tips kung paano makakaiwas sa sobrang pag-aaway sa isang relasyon. So, thank you nga pala kay Ma'am Aya. Hello, Ma'am Aya from Simtech. Yan, ang registrar po ng Simtech ngayon. Most of the answers ay nanggaling sa kanya. So, thank you, Ma'am, for sharing your thoughts with me. And Ma'am Aya is already married. Pasensya na, Ma'am. Sinabi ko na may asawa ka na. So, yung mga tips na yun ay also applicable for married couples. Hindi lang yung boyfriend and girlfriend. Applicable din siya sa married couples, ano. So, I hope you guys enjoyed that vlog. And also, sana nakatulong din yung 5 tips na yun, ano. And I hope mabawasan din natin yung mga nag-aaway dyan, ano. Yung mga beshies ko dyan. May mga jowa na palagi nag-aaway. Mga beshi, huwag na laging mag-aaway, ano. Make love, not war. Paano yung sign ng war? War? Mark Beach. Para masawain. I don't know. Pero, yun nga, make love and not war. Huwag natin mag-away lagi. And kagaya nga ng sinasabi ko lagi sa dulo ng mga videos ko, stay love, diba? Stay love lang. So, I hope ay naka-inspire na naman ako sa mga momshies natin dyan, sa mga tita natin na hanggang ngayon wala pa rin mga jowa, and sa mga tito natin na na-stuck na sa pagka-busy sa kanilang mga trabaho. Ayun. Okay, so I think that's it for this vlog, and I hope you enjoyed that. And bago ko pala i-end, ano, shout out pala sa mga kasama ko sa hugot natin, mga friends namin dyan, kina Patrick, kay Kyle, kay Dave, kay Carl, kay Isha, kay Shen, kay IJ, kay Ken, hello Ken, and also, kanino pa ba? I'm sorry kung may mga nakalimutan pa ako. Also, shoutout din kay Fiona from Riverside, Quezon City, hello girl, I hope you're doing fine. And sino pa ba? I forgot some of the names pa. I'm sorry. Sabi ko mag-jot down ako eh, pero at least marami akong naalala today, okay? Sino pa ba? Yeah, I think that's it. And I hope you have a happy life, guys. Have a happy